Maraming hindi sasang-ayon sa gusto mo. Maraming pipigil. Oo. Maraming sasabihing nega. Maraming kokontra. Pero sino ba sila? Diba? Ikaw naman nakakilala sa sarili mo. Kaya kung gusto mong kumita, ito, subukan mo to. Dalawang kutsara ng flour yan at saka isang sachet ng ube jelly powder. Kahit anong brand pwede mong gamitin. Oo, pero yung sa flavor, dapat ube talaga. Kasi yun gusto ko. Hindi ko anong gusto mo, yun yung gawin mo, ganun. Tapos, dalawat kalahating cups ng tubig yung nilagay ko. Pero kung gusto mong mas konti at mas creamy yung maging lasa at maging solid, di konti lang tubig lagay mo. Haluin mo hanggat patay pa yung apoy. Oo, hanggang sa malusaw yung mga dry ingredients. Kapag ka nalusaw na, pwede mo nang sindihan yung apoy, tsaka mo ilagay yung 300 ml ng condensed milk. Oo, syempre, huwag mo kakalimutan, simutin mo yan kasi bawat patak niya binabayaran mo. Oo, minsan nga, sisimutin mo pa ng daliri mo hanggang sa said na said. Dapat ganun. Para walang sayang. Pero marami, kung marami kang pambili, ikaw magdesisyon. Oo, sinasabi ko lang naman yung gusto kong sabihin. Ayan, 250 ml yan ng all-purpose cream. Malabnaw kasi hindi siya galing sa rep. Ganun talaga. Tapos kalahating lata ng mais. Ready to eat na yan. Oo, huwag ka na maganap ng lulutuing mais. Ayan, niluto ko na ulit. Baka magreklamo ka pa, charot. Haluin mo lang, kapag ka malapit ng kumulo sa tingin mo, o kaya kapag nagpatak ka sa daliri mo at namuo agad, at nagpaltos yung daliri mo, pwede na yun. Charot lang sa paltos. Basta pag namuo at pinatak sa daliri mo, pwede na yun. Patay mo agad yung apoy, tapos isalin mo agad-agad sa mga bawat lalagyan kasi mabilis tong mamuo. Oo. Bawat isang lalagyan, 1 cup ang bawat isa. Ganon. Sakto yan sa 6 na lalagyan. Aluminum tray to, o aluminum baking pan ang tawag dito ata. O basta, lalagay ko lang yung link dun sa comment tsaka sa comment section. Sa description pala, ganun. Kapag ka namuuna, ilang minuto lang man niya, mamumuuna agad kasi mabilis tumamuo. Ilagay mo na tong kalahati lang ng kalahating garapon nung ube jar. Ube jam, ano ba yan? Diyos ko po. Ayan, ganyan karami. Basta hatiin mo yung kalahati ng garapon sa 6 na servings. Oo, nung ube jam o ube halaya. Oo. Tsaka mo ilagay yung kalahating lata ng mais na tinira natin kanina. Oo, pang toppings kasi. Diba? Ayan. Pagkatapos mo ilagay yung toppings, pwede mo nang takpan yan. Oo, pagkatakip mo, pwede mo nang ilagay sa rep. Kasi mas masarap to, mas magiging smooth yung texture kapag kanilagay mo siya sa rep. Ganun. Oo. Kung gusto mo naman kumita nang walang nilalabas na kahit piso, i-download mo na yung Sari Suki CL app. Oo, kasi pag nag-sign up ka doon at na-approve ka at nagkaroon ka ng sarili mong online grocery stores, i-discarte ka lang, pwede ka nang kumita. Oo, libre ang delivery sa kanila, kaya lahat ng kita sa'yo talaga. Oo, kaya kung gusto mo subukan naman to, ang pangalan recipe natin, ube hamaha custard. Kaya kung meron ka naiisip na diskarte sa buhay mo at kung maraming tutol at maraming hindi naniniwala sa kakayahan mo, oo. Kahit ano pang dahilan nila, huwag mong pakinggan. Babayaan mo sila sa buhay nila. Mga pakilamero yan eh. Oo. Sige na, goodbye, good luck. Love you.